Ming po, Wednesday na naman ng gabi and welcome sa ating simbahan, LA First Filipino Church of the Nazarene. Ayan, excited na naman ako sa gabi na ito. At tayo ay matututo na naman sa salita ng Diyos. Don't forget po na mag-follow po kayo sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook, and YouTube. Join our church every Sunday po, 9 a.m. Simbang Pinoy, dyan sa LA, sa 3rd and Vermont. Alright, let's start. Ito po ang ating journey of a lifetime, 52 weeks journey sa ating walk through the Bible. Ayan, tapos na po tayo sa 39 books ng Old Testament. Tapos na tayo sa history, life of Jesus. At tapos na tayo sa history ng the church, Acts, yung first church. Tapos na rin tayo sa mga letters ni Paul sa mga churches. At nandito na tayo sa letters ni Paul sa mga individual na tao na mga mahal niya, mga disciples niya. Last week, sinimulan natin to kay Timothy. Ngayon, yung pangalawang sulat niya kay Timothy ang pag-uusapan natin. Ayan, bilis. Malapit na tayong matapos. Oh, so, syempre, obviously, ang sumulat ng 2 Timothy ay si Paul. So, alam naman natin na si Paul, gala ito hindi dahil sa gusto nila maggala, dahil missionary siya. So, ito po yung mapa kung matatandaan nyo kung saan siya nag-ministry. At sumulat din siya ng mga libro nga patungkol doon sa mga simbahan. Pero this time naman, yung mga tao na nakasama niya sa ministry. So, welcome po sa ating letter of Paul to Timothy, his second letter. Alam niyo, after a lifetime ng pagsasakripisyo sa pagsiservisyo ni Pablo kay Kristo, Paul is once again, yun, nasa prison na naman siya. Okay? So, kumbaga, dito, hinaharap niya na ang kanyang kamatayan. So, alam naman natin na yung tinatawag na pastoral epistles o mga sulat ay talagang pinadala niya kay Timothy. Dalawa yun, isa kay Titus. Actually, sabi nila may pang-apat pa, yung kay Philemon. No? Pero, is it really an epistle? Talaga? No? Kumbaga may kinalaman ba doon sa kanyang ministry? Pero ang masikat dyan yung tatlo, yung 1st, 2nd, Timothy and Titus. Anyway, si Timothy or Timotheus or si Pastor Tim ay isang pastor at nakasama nga ni Paul bukod kay Luke, kay Silas. No? So, itong si Timothy ay bata kay Pablo at ang kanyang disciple. Although itong 2 Timothy na to is kumbaga hindi ito yung huli doon sa order of Paul Pauline letters sa New Testament. Ito naman ang last letter ni Paul, no. At napaka-moving kasi medyo madamdamin dahil yun nga siya ay papanaw na. Kumbaga, as he awaits his death, si Apostle Paul ay kumbaga talagang pinakita niya yung kanyang pag-ibig sa Panginoon, no? At sumulat sa kanyang, sabi nga, dearly beloved son in faith, ang kanyang disciple na si Timothy. Hindi natin alam yung details ng second imprisonment ni Paul, no? But we do know from history na itong si Roman Emperor na si Nero had begun a horrible persecution against mga Christians. Kaya itong second imprisonment ni Paul is much different than the first, kasi during the first time parang house arrest lang eh. No, kumbaga, he lived in his own hired house na makikita niya sa Acts 28:30. No, kumbaga, he was accused as a citizen. Naghihintay ng kanyang trial. Pero kakaiba tong second imprisonment. Medyo we see in this letter, no, yung last days ni Paul na kung saan inispent niya yung kanyang huling mga araw ng without material comfort.
Baga, Paul is now a hated prisoner in a cold, dirty Roman dungeon. Parang ganun. No, baga, evidently, yung arrest ni Pablo ay masyadong sudden. Masyadong sudden, masyadong biglaan na hindi niya naman lang nakuha yung kanyang mga books, mga parchments, no? Kahit nga yung cloak niya, hindi niya na natangay. Kumbaga, halos wala na siya. Hindi na siya komportable. No? As we read itong Paul's last letter, we can sense his loneliness as he awaits yung kanyang certain execution. Paul says, only Luke is with me. No, chapter 4:11, sabi niya si Lucas na lang ang kasama niya. Kaya nakiusap siya sa kanyang anak na son in faith na si Timothy to come to him as soon as possible at makita niya. Ayan. Ano-ano po ba pang kung gagawin natin nila, i-outline natin tong 2 Timothy. Ano po ba yung nangyari? So may apat na chapters to. Atiin din natin sa apat. Okay, first chapter, it's all about Paul's exhortation to Timothy. So imagine nyo, mamatay na lang, ano? Nag-exhort pa siya. So classic example si Paul ng spiritual parent. Diba? Spiritual young adult. Ito naman si Timothy. Paul's advice to Timothy sa second chapter. So after niya exhort, nag-advise siya sa kanyang disciple. At sa chapter 2 naman, predict niya yung mga last days. So prophecy yun. At syempre, yung chapter 4, yung kanyang mga final words, mga huling paalam niya. Kaya nga, madamdamin, very moving itong sulat na to. So, simulan natin, no? Doon sa chapter 1, Paul's exhortation to Timothy. Alam niyo, si Pablo ay malapit na malapit talaga dito kay Timothy. Paul's purpose in writing this epistle is to inspire, no? Hindi lang i-inspire si Tim, kumbaga, kundi encourage si Pastor Tim kasi mas bata nga siya. So, kaya nga, naalala ko lang, kagabi, Tuesday night, and every Tuesday night, meron kaming pastoral staff, game planning, no, ministry evaluation after Sunday, and then meron din kaming discipleship time together kung saan ay natuturuan namin yung mga bagong pastor na paano magpastor, hindi yung sasalang lang sila na ganun-ganun na lang at kawawa naman, walang alam, ano. So ganun yung ginagawa ni ano ni Timothy ni Paul kay Timothy, ini-encourage niya, ini-inspire niya, tinuturuan niya. Kumbaga, we all know na si Timothy is a young and has ahead of him the hard task of battling heresies invading the early church. No, kumbaga, mas bata ito, mas inexperienced, so tinutulungan ni Pablo. Paul first reminds Timothy of his own confidence in him. Ayan. So tingnan natin paano in-inspire ni Pastor Paul si Pastor Tim. Tingnan natin, no? So dito makikita natin kumbaga na ni-remind ni Pastor Tim si Paul na dito sabi niya, naku, nagpapasalamat ako sa Diyos. Sa verse 3 sabi niya, kung saan ako ay nagsisilbi with a clear conscience as my ancestors did when I constantly remember you in my prayers day and night. So sabi niya kay Tim, ini-inspire niya, ini-encourage niya, naaalala kita sa panalangin ko araw-gabi. Now, remembering your tears, I long to see you so that I may be filled with joy. Yan. So magiging masaya ako pag nakita kita, sabi niya. I recall your sincere faith that first lived in your grandmother Lois and your mother Eunice, no? Or Eunice. And now I'm convinced is in you also. Ayan. No, naalala ko pa na nagsimula ka bilang maging Kristiyano dahil sa lola mo, Kristiyano, si Lois, nanay mo, si Eunice, Kristiyano. At nakikita ko rin sa iyo, convinced ako, nakikita ko sa iyo yung pagkakristyano mo, sabi niya. I remind you to rekindle the gift of God that is in you through the laying on of my hands. So sabi niya,
kumbaga, nire-remind kita yung gift ng Panginoon na i-rekindle mo, sabi niya. So, very encouraging, no? So, ayan, yung nanay ni Timothy, tinuturuan siya, bata pa lang, na si Lois at pati yung lola niya, Kristiyano rin. So, ganun, ano? Kung tayo Kristiyano, malaking chance maging Kristiyano yung ating mga anak, di ba? Parang si Timothy. Kung tayo yung mga thug, o kaya mga haragan, di ganun din yung mga anak natin, di ba? So, kumbaga, they just follow us kung ano yung nakikita nila sa atin. Alright. So, si sumunod, ni-remind din ni Timothy, ni Paul, si Timothy, ano yung mga qualities. Alright, I'm sorry na kick out tayo, no? Nawala tayong boses ko doon. Anyway, 2 Timothy, ni-remind uli. 2 Timothy chapter 1, verse 7, ni-remind naman ni Paul si Timothy yung mga qualities ng Holy Spirit. Na sabi niya, hindi tayo binigyan ng spirit of fear, Pastor Tim, kundi binigyan tayo ng kapangyarihan, pag-ibig, at sound judgment. Ayan. Dapat tinataglayan ng isang pastor, sound judgment. Ayan. So, ang ganda ng encouragement ni Pastor Paul kay Pastor Tim. From his own experience, ito naman si Pablo, na-reveal niya kay Timothy how to keep his courage. Kumbaga, kaya kung tatanungin tayo ngayon, what positive Christian truths, no, sustained and encouraged Paul during his final days in prison? So, ang maganda kay Pablo, bago niya sabihin kay Timothy, na-experience niya muna sa buhay niya. Di ba? So, kumbaga, first-hand experience niya. So, shinare niya ngayon kay Timothy. Sabi niya kay Pastor Tim, sabi niya, and that is why I suffer these things. No, ito yung talagang pinagdaanan ko. But, tanda mo, Pastor Tim, sabi niya, I am not ashamed. Di ako nahihiya because I know whom I have believed and am persuaded that he is able to guard what has been entrusted to me until that day. Yun, grabe, no? Kumbaga, napakalungkot na sitwasyon niya, pero talaga naman na tinuturuan niya si Timothy na maging effective. Dito naman, Paul shares young Timothy his personal confidence in his Lord. No, he says, I know whom I have believed. Diba? Sabi niya, kilala ko yung Diyos ko, Timothy. Kaya dapat kilala mo rin siya. No, showing he knew he could trust Christ to keep him and his soul. Kahit na bata pa siya, mamamatay siya para kay Kristo. Pero nandoon yung puso niya na ini-entrust niya ang lahat ng bagay sa Panginoon. Alam niyo, it might look na to some, si Paul ay maagang na-cut off sa middle of his career. And the only reward he receives for his faithful preaching ay isang cold dungeon and a Roman sword. Pero huwag niyo rin kalimutan, Paul has entrusted his life to God. Not to any human being, sa Panginoon lamang. And he is sure
whether in life or in death, He is in good hands. No, sana ganun din yung maging ano, pananaw natin sa buhay, na entrust natin sa Panginoon ang ating buhay, di ba? E pag-usapan naman natin yung chapter 2, ano yung advice ni Pablo kay Timothy. So una sa chapter 1, in-exhort niya, in-encourage niya, in-inspire niya si Pastor Tim. Ngayon naman, ina-advisean niya. Ito, usapang pastor, kumbaga. No, kumbaga, it cost something to be a Christian and no one knew this better than, siyempre, si Apostle Paul. No, ay, ano ba yung mga following verses na pwede nating matutunan na nagtuturo tungkol sa living the Christian life. Ayan, ito yung mga advice ni Paul para kay Timothy, no, para mabuhay ng isang Kristiyanong pamumuhay. No, sabi niya sa chapter 2-3, sabi niya, share in suffering as a good soldier of Christ. Ayan. Ayan yung kanyang first reminder. Sa yung second reminder niya sa chapter 2-4, no one serving as a soldier gets entangled in the concerns of civilian life. He seeks to please the commanding officer. Yun, di ba? Kumbaga, siguro mas makakapag-identify na yung mga sundalo dito, di ba? Kumbaga, sabi nga ni, kumbaga ibig sabihin ni Pablo dito, don't become so entangled in the world that you will forget God. Diba? So parang soldier ka na sumusunod sa yung commanding officer na si Jesus Christ. Ano pa? Ano pa yung advice ni Timothy? Ani Paul kay Timothy, sabi niya sa chapter, sa verse 5, also if anyone competes as an athlete, ayan, kanina soldier, ngayon athlete naman yung kanyang metaphor, he is not crowned unless he competes according to the rules. Ayan, paalala rin sa atin, we must play by the rules. Alright? No? Tayo mga Kristiyano. And sa chapter 2 verses 11 to 13, pinaalalahan na niya naman si Timothy na this saying is trustworthy. For if we died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. And if we are faithless, He remains faithful. For He cannot deny Himself. No, ibig sabihin, if we die to self, Christ will live through us. Right? And if we endure for Him, we will reign with Him. Diba? Ang ganda. Mga bilang, hindi lang para sa isang pastor na kagaya ni Timothy, kundi para sa isang simpleng Kristiyano kagaya nating lahat. Diba? Ang key verse dito sa 2 Timothy ay matatagpuan sa chapter din na to, sa chapter 2, sa verse 15. No? Sabi dito, be diligent to present yourself to God as one approved, a worker who doesn't need to be ashamed, correctly teaching the word of truth. No, kumbaga, it is the best advice anyone could give sa kanyang fellow Christian. Sabi nga, study to show thyself approved unto God. Hmm. Diba? This is a command. Dito, suggestion ha. Every Christian, kailangan i-cultivate niya ang regard for the Bible as the literal na word of God. Hindi lang basta babasahin, isa sa buhay. If, kumbaga, it cannot be just a holy book eh. It must be the very stuff of which your moral and spiritual fabric is woven. No? The Bible is God's word and it must be treated as such. Okay? Huwag natin kalimutan na hindi lang basta yan na inaalikabok sa ibabaw ng TV nyo. Dapat ay binabasa. Kaya nga tsinatsaga natin, tinuturuan natin ang maraming tao na mag-walk through the Bible, kahit na gist lang, kahit na summary lang, kahit na fast track lang, at least meron kang idea kung ano yung gusto mong basahin. Alright? Alam niyo, many Christians nabubuhay ng may wrecked spiritual malnutrition. Ibig sabihin, lack of Bible study.
No, we cannot live victorious, no, Christian lives if we fail to read the Bible regularly. So imagine mo, makikinig ka lang sa pastor mo tuwing Linggo. Parang ang kumain ng pagkain tuwing Linggo lang. O di mga ngayayat ka niyan. O gusto mo ba mangyayat, di ba? In fact, nabanggit nga ni Pablo kay Timothy na siya din daw, siya sa mga advice niya, eh, hindi lamang maging malakas sa malakas pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kundi itong salita ng Diyos ay isang magandang sandigan at foundation para ma-avoid mo yung mga fallacies, no? Timothy will need determination at saka ng guidance to keep from getting sidetracked or pulled in by the fallacies of his day. No, ano ba tong fallacies, Pastor? Eh, ang fallacy daw eh, no, itong example. What's an example of fallacy? Yan. Sample. Yan. People have been trying for centuries to prove that God exists, but no one has yet been able to prove it. Therefore, God does not exist. Oh, yun, example ng fallacy. Eh, madami, kung panahon ni Timothy, marami na niya. Marami rin ngayon. Kaya nga pinaalalahanan siya ni Paul, sabi niya sa 16, sa verse 16, avoid irreverent and empty speech, since those who engage in it will produce even more godlessness. Ayan, madaming tao, makasalita lang. O sabi nga, eh, mga mema, may masabi lang. At mali-mali naman, wala naman sa Biblia, or kaya pwedeng mag-create ng godlessness at saka mapapaaway ka lang dahil mga empty speech. Diba? Minsan, hindi lang empty speech, fake news pa. Diba? Parang ganun. So, how about sa 23, binanggit niya rin na but reject foolish and ignorant disputes because you know that they breed quarrels. Ayan. So, minsan ay makakita ka na sa TV mga pastor na naka-Amerikana, na nagde-debate. Hindi, pakinggan mo ako, pakinggan mo muna ako. Di ba, ganun, di ba? Eh, ang hirap sa hindi mo ako pinapakinggan. Nag-aaway na sila, di ba? Yung talagang sisigawan sila, mga ganun, no? No, kahit mga simple mga pastor lamang na nag-uusap at makikita mo sa YouTube or kung saan man, sa Facebook na nagba-Bible study sila. Una-una, nagba-Bible study sila. Puro sila pastor. Di ba dapat yung pastor? Mina-Bible study niyo yung hindi mga pastor, yung mga Kristiyano na o yung hindi pa Kristiyano para matuto sila sa Diyos. Sila-sila na nga lang yung nag-uusap, nag-aaway-aaway pa. No? At kumbaga, nagiging pagalingan. No? Tandaan po natin, eh, dapat prinsipyo natin sa buhay ay parang yung prinsipyo ni ano no ni John the Baptist, may he increase and may I decrease. Eh kung laging hindi pakinggan niyo ako, dapat hindi lagi magigit yung sarili mo, eh gusto mo mag-increase kasi, eh diba? gusto mo ikaw lang ang pakikinggan. So tandaan niyo, kapag ang salita ng Diyos na uwi sa away, dispute, quarrel, debate, walang kakwenta-kwentang samaan ng loob, ay hindi po yun facilitated ng Holy Spirit. Ayan. So kaya nga, ang isang Bible study facilitator or group leader dapat magaling mag-handle at maka-detect agad ng mga, alam niyo yun, mga bagay na pwedeng mag-cause ng away. Okay? So, saan na tayo? Sa chapter 3. Ano na nangyari? Dito naman, prediction naman ni Pablo sa last days. No? Dito sa chapter na to, si Paul, winar niya, si Timothy, at saka lahat ng tao na magbabasa ng letter niya, as the time for Christ return, pag get closer, itong mga evil things sa bundo ay mag-i-intensify. Diba? So malinaw yan, sinulat niya sa chapter 3, verse 1 to 3. No? Difficult times ahead. Sabi niya, but know this, hard times will come in the last days. Sabi niya, for people will be lovers of self. Check. Lovers of money. Check. Mayayabang, boastful,
proud, check, di ba? Ma-fried chicken. Demeaning, yeah, mapagmata, di ba? Dahil nyo nakikita ng mga nagva-viral, di ba? Am I a liar? Mga ganun na. Mga, bakit sino ka ba? Kilala ba tatay ko? Mga ganun. Demeaning, disobedient to parents. Ayan. Check. Ungrateful, hindi marunong magpasalamat. Check. Unholy, unloving. Check. Irreconcilable. Naku, mamamatay na lang. May kaaway pa. Check. Slanderers. Ayan. Mahilig sa chismis, fake news, maninirampuri. Ayan. Check. Without self-control sa lahat ng bagay. Diba? Walang control. Check. Brutal. Check. No? Without love for what is good. Check. Alam na this. Eh lahat to eh. Hindi lang panahon ni Timothy to. Ngayon, nangyayari to lahat. Diba? So, ang ganda. No? Ako, ang ganda ng... Ang galing kasi prophecy, prediction, mangyayari, nangyayari nga, di ba? Eh maganda rin naman na reminder sa atin to na kapag nakita mo naman na identify mo na yung sarili mo dyan sa isa sa mga yan, eh sana eh, kumbaga sa pamamagitan ng magandang relasyon kay Kristo, ma-realize natin na it's not worth it, di ba? At baguhin natin ang puso natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, na hayaan natin siya na mamuhay sa buhay natin. Sigurado, hindi ka kayang-kaya ni Lord baguhin ka. Hindi mo mababago ang sarili mo, pero kayang-kaya ng Diyos na baguhin ka. Kung nabasa niyo sa doon sa chapter 3 verse 8, nabanggit yung pangalan na Jannes and Jambres, no? Eh, according sa Jewish tradition, itong Jannes and Jambres na na-mention sa chapter 3 verse 8, eh yun yung mga pangalan ng magician ni Pharaoh na matatagpuan niyo doon sa ano, sa Exodus 7, kung saan nakatunggali ni Moses, kung naalala niyo yun. Yun. Kaya nabanggit siyan kasi darating din ng mga panahon. Madaming Hambres or Jambres or Jannes or Hanes. No, depende sa kung paano siya gusto basahin. Si Paul, dineclare niya naman sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 ang isang sikat na verse, no, na ang Bible is the inspired word of God, sabi niya. Kumbaga, inspired not only to reveal yung salvation but also that Christians would know kung paano mabuhay bilang Kristiyano. Kumbaga, ano-ano ba yung sinabi ni Pablo dito? No. 2 Timothy 3:16, all scripture is inspired by God and is profitable for teaching, for rebuking, for correcting, for training in righteousness. Yan. Di ba? So ginagamit sa doktrina, pang-reproof, pang-correct, pag-instruct sa pamumuhay ng tama. No? For correcting, for guidance, for teaching, for rebuking. Nako, taming gamit na salita. It's worth na basahin, di ba? So, doon na tayo sa last outline, sa chapter 4. No? Ano yung sinabi doon? Kumbaga, shortly, matapos na isulat ni Pablo, no? Mga salitang ito, eh Paul is executed for the cause of Christ. Pinatay na si Pablo. These verses are his final charge to his dear friend Timothy. Matatagpuan sa chapter 4 verse 2. Sabi niya, Tim, preach the word. No? Maging handa ka, be ready in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and teaching, no? Kumbaga gamitin mo salita pang-correct, pang-rebuke, 'di ba? At encourage with great patience and teaching, no? May binanggit din siya sa chapter 4 verse 5. Sabi niya, "But as for you, exercise self-control in everything. Endure hardship. Do the work of an evangelist, fulfill your ministry." Yan, pag matanda na ako, bago ako mamatay, eh kung sakali man bibigyan ako ng pagkakataon na makapagsalita pa at mag-share sa aming simbahan o sa aking mga anak, ito ang sasabihin ko. Ito ang i-quote ko. Di ba? Chapter 2 at chapter 4 verses 2 and verses 5. Di ba?
Huwag niyong kalimutan yan, lahat ng bagay na yan. Ngayon, si Pablo is now about to leave the scene. Kumbaga, and he knows someone must take his place. Apparently, siyempre si young Timothy yun. Kasi si Paul gusto niya na i-prepare si Timothy para sa mga gawain before him. Alam niyo, we all need to remember yung mga young people natin sa simbahan na magiging leaders din sila in the not too distant future. Dapat ngayon pa lang nire-ready na natin sila, di ba? Ngayon pa lang, kagaya ni Pablo, ini-inspire natin sila. Ini-encourage natin sila. At pakitaan natin na magandang role modeling. No, hindi yung madidismaya sila at aalis sila ng simbahan dahil wala feeling nila, wala silang place doon. Di ba? So, malaki ang ating responsibilidad. Kumbaga, we must do all we can to be sure na prepared sila as they handle the next generation of our church. No? Alam niyo, doon naman sa 4:7-8, chapter 4:7-8. Dito, we can see Paul has no regrets sa kanyang hinaharap na kamatayan at eternity. He is ready because he found God's will and has been faithful sa kalooban ng Diyos. Next to losing one's own soul, the greatest tragedy in life is to come to the end of life. Baga, facing eternity and discover we have missed God's will and wasted our lives on temporary things. Sarap nung sinabi ni Paul sa 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight. I have finished the course and I have kept the faith. Yan, masasabi mo ba yan? Kung sakaling huling mga araw mo na. Diba? Sinarado ni Paul ang kanyang letter kay Timothy sa pamamagitan ng kanyang mga final goodbyes sa kanyang mga close friends, lalo-lalo na special mention, no? Si Priscilla at si Aquila. At meron siyang panalangin sa bandang huli. Kasi ito si Priscilla at Aquila, mag-asawa na kung saan nakasama ni Paul bilang mga Kristiyano, mga missionaries din na mga tent maker. Kasi nagtatrabaho sila habang nagsisilbi sila sa Panginoon. Yan. So next attraction, ha? Kalimutan, Titus and Philemon. Ayan, mga sulat din ni Pablo. Ano yung nasasabi doon sa mga nangyari no nung panahon na yon, no? At ano yung mga kumbaga makichika tayo doon sa sulat ni Paul kay Titus at kay Philemon. Yun lang po, magandang gabi po sa inyong lahat. I hope meron tayong natutunan sa napakagandang at madamdamin na sulat ni Pablo, ng pangalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. So, we'll see you guys mamaya. Meron pong prayer night, 8 o'clock, no? Sa Zoom, yung same link pa rin po, link ng church natin, La Filna's link. At kita-kits tayo doon sa Zoom at manalangin tayo, panalangin ng simbahan, ang bayan, ang buong mundo, ang pandemic, ang may mga sakit, no? Samahan niyo po kaming manalangin at kung di niyo man kayo maka-enter dun sa Zoom, ay pwede niyo naman panoorin sa YouTube. Maraming salamat po. God bless you and kayo po ay sabi nga magkaroon na napakagandang midweek at matapos ang linggo na to nang merong kapayapaan sa inyong mga puso. God bless you. Bye-bye. See ya.